Mahal, tuloy-tuloy na ang ating pananambahan. Narito po tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating pananagawain, ang pagkain ng salita ng Diyos. Kaya tayo po'y magsitayo bilang pagbigay galang sa salita ng Diyos at akin na po'y binibigyan po pagkakataon sa ating beloved preacher Mark Newell. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved brother Orlando Magaling. Tayo po'y manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dakilat mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, sa unat na langin, ng aming mong minamahal at ginagalaman na Pastor Waldi Estrada Almeda, mahal na Panginoon, maraming salamat po, Diyos, sa mga naunang bahagi ng iyong pananagawain na iyong pinagpalat na langisan, mahal na Panginoon, sa mga pagpupuring awitin, mahal na Panginoon, maraming salamat sa mga buhay na patutong naghayag ng iyong kadakilaan, kabutihan, sa mga awitin ng Beloved Choir, mahal na Panginoon, nilang isang pinagpala, sa mga matatapat mong anak, maraming salamat po, Diyos, higit sa lahat sa iyong banal na Espiritu, aming laging nadarama, mahal na Panginoon, nagbigay ng kagalakang kapayapaan sa aming mga puso at kaisipan, pagtatagumpay, mahal na Panginoon. Kahit sa mga oras pong ito, Diyos, sa aming pong pag-aaral, pakikinig ng iyong banal salita, minsan ba kami po'y humingi ng tawad sa lahat na aming pagkukulang pagkakasala, lalo na po ang iyong abang lingkod. Patawarin mo po ako, mahal na Panginoon. Aming dalangin, minsan pa pagpalain mo po kaming muli sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Sa ganang akin, O Diyos, ako'y walang magagawa, ako'y isang maraming basahan lamang sa iyong banal na harapan. At sa unat na langin ng aming mahal na Pastor, aming sama-samang sinasaway, anumang hadlang gawa ng kaaway pagalinlangan, cast out in the name of Jesus. In the mighty name of there is Jesus. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Makabalik po tayo sa ating mga upuan, mga minamahal, bago tayo magpatuloy. I want to give the highest praise, glory, and honor, and thanksgiving, and majesty belongs to our dearest Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords, the Creator of the heavens and the earth, the Alpha and Omega, the soon and coming King. Praise the Lord. And I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeda, the end time prophet of our loving God, and we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, our beloved Mama Dear. Greetings and respect po to all beloved children, to all beloved Almeda family. Ngayon din po ako nagpapabot ng mapagpalang umaga sa ating pong beloved Paul. Praise the Lord po. Praise the Lord po. Glory to God. Sa ating pong beloved Sister Cyrene, beloved Cyrene. Praise the Lord po. At gayon din sa ating mga live webcast viewers all over the world. Pagbati rin ng mapagpalang umaga na sa ating beloved ordained preacher. Sampo ng kanyang mga mahal sa buhay. Sa lahat ng kapwa manggagawa. Sa lahat po ng ginagamit sa banal na ubasan ng ating mahal na Panginoon at sa inyo po mga minamahal na mainit na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpak na gising pa mga minamahal para sa ating mahal na Panginoon. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Buksan natin ang mga Biblia, mga minamahal, ating talakayin sa umagang ito at yung pinamagatang striving in faith. Striving in faith, sa Tagalog, nagpupumilit na pananampalataya. Everybody say amen. Ano ba yung nagpupumilit na pananampalataya at ano ba yung ordinaryong pananampalataya? Bago natin simulan, bigyan muna natin ito ng paliwanag, mga minamahal. Yung ordinaryong pananampalataya, kapag ang Kristiyano naniniwala na may Diyos. Ang Kristiyano naniniwala na makapangyarihan ang Diyos. Yan. Ang tawag dyan, ordinaryong pananampalataya. Pero ano yung nagpupumilit na pananampalataya? Kapag ang isang Kristiyano inilagay na sa isang sitwasyon na kailangan niya nang gamitin yung kanyang pinaniniwalaang pananampalataya, doon makikita ang totoong pananampalataya. Kapag inilagay ka ng Diyos sa isang kalagayan na kailangan mong manampalataya talaga. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kindly, pakibasa po ang ating keepers. Book of Matthew, chapter 7, 13 up to 14. Pakibasa po. Amen. Ito po ang sinasabi sa aklat ng Mateo, kabanatang 7 at ang talata ay 13 at 14. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak.
at marami ang dooy nagsisipasok. 14. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakasumpong noon. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang banal na salita ng ating mahal Panginoon. God bless you so much po for the reading of the Holy Word. Ang mahal Panginoon magpala ng kanyang banal na salita, mga minamahal. Napakalinaw po sa Bible na ang paglilingkod natin, mga minamahal, kinakailangan ipinaglalaban. Everybody say amen? Kailangan mong lumaban, mga minamahal. Sa paglilingkod, mga minamahal, kinakailangan laging moving forward. Hindi pwedeng naglilingkod ka sa mahal na Panginoon at tumilingon ka sa iyong likuran, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Kasi kapag ang Kristiyano, hindi ka lumaban, gagabiin ka ng kaaway. Dahil gagawin lahat ng diablo, mga minamahal. Gagawin lahat ng demonyo, ng kaaway natin. Ibubuhos niya yung kanyang buong lakas upang ang Kristiyano, mga minamahal, ay muli niya maagaw sa kamay ng mahal na Panginoon. Gagawin lahat ng kaaway upang tayo po ay hindi magpatuloy sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Yan ang trabaho, yan ang programa ng kaaway ng Diyos. Kaya kapag ang Kristiyano hindi lumalaban, mga minamahal, gagapiin ka ng kaaway. Everybody say amen? Kaya nga sabi ng Bible, magpumilit. Magpumilit, mga minamahal, tayong pumasok sa makipot na daan, mga minamahal. Ano yung makipot na daan? Yan yung daan ng sa paglilingkod natin sa ating mahal. Ibig sabihin, mga minamahal, sa paglalakbay natin, sa paglilingkod natin, mga minamahal, hanggang sa doon, marating natin ang buhay na walang hanggan, hindi magiging madali. Everybody say praise the Lord. Kaya, huwag na tayong magtaka. Ang daan papuntang langit, makipot, mga minamahal ko. Pasikip, lubak-lubak, mga minamahal. Ano ibig sabihin? Hindi madali. Ang papuntang langit, mga minamahal. Kaya kung yung ating pananampalataya mahina, yung ating pananampalataya ordinaryo lamang, mga minamahal, o hindi matatag, mga minamahal, hindi tayo makakapasok sa makipot na daan o sa makipot na pintuan. Everybody say praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kasi sa paglilingkod natin, sa ayaw at sa gusto natin, mga minamahal, nariyan ang mga problema. Nariyan ang mga pag-uusig, mga pagsubok. Minsan mapapagod tayo. Minsan darating yung times na parang nalalamig na tayo, mga minamahal. Bakit nararamdaman natin yan sa ating paglilingkod? Dahil yung kaaway, pilit tayong dinudurog, mga minamahal ko. Na nasabi ng Biblia, ang kaaway may malaking galit sa atin. Everybody say amen. Kaya huwag mong isipin na ang kaaway magpapahinga para hindi ka gibain, para hindi ka tisurin, hindi ka atakihin. Hindi magpapahinga ang kaaway. Gagawin niya lahat 24 oras upang ang Kristiyano mapabagsak niya. Kaya kinakailangan ang pananampalataya ng Kristiyano lumalaban sa lahat ng gawa ng kaaway. Everybody say praise the Lord. Eh dapat, kapag binabayo ka ng pagsubok, hindi pwede yung magpapatalo ka, mga minamahal. Hindi yung panghihinaan ka ng loob kapag binabayo ka ng pagsubok, mga minamahal. Dapat nagpupumilit tayo, mga minamahal. Nagpupumilit kang gapiin yung pagsubok na yon, kung ano man yon, mga minamahal ko. Lalaban ka talaga. Everybody say praise the Lord. Sa may paglalaban yan, syempre mga minamahal, paglalaban mo yan sa paglilingkod, sa pagdalo, sa pananalangin, sa pagsusumamo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo mga anak ng Diyos, meron tayong pinanghahawakang assurance na kapag tayo po ay tumawag sa mahal na Panginoon, pag tayo nanalangin sa mahal na Panginoon, tutugon siya. Assurance natin yan. Pero huwag din po natin kalilimutan, mga minamahal, na nariyan ang kaaway para hadlangan tayo. Everybody say praise the Lord. Kaya dapat yung pananampalataya natin nagpupumilit. Everybody say amen. Nagsusumikap ka, mga minamahal. Gagawin mo lahat, mga minamahal. Mapatugon mo lang ang Diyos. Pipilitin mo ang mahal na Panginoon, mga minamahal, na ikaw ay pagtagumpayin ng Diyos, mga minamahal ko. Pipilitin mo, isisiksik mo yung sarili mo doon sa makipot na daan para makapasok ka doon sa buhay na walang hanggan. Everybody say amen. Sa paglilingkod natin, hindi pwede may second option. Yung kapag hindi tayo tinugon ng mahal na Panginoon, meron tayong reserba.
Everybody say amen? Ay, ganun bang Kristiyano, mga minamahal? Baka yung nagkukulang ng prayer, ganun. Pag hindi ako tinugon ng mahal na Panginoon, hindi ko na ipipilit. Ayaw ng mahal na Panginoon, dito ako sa second option ko. Dito ako sa second plan ko. Kapag hindi tinugon ng mahal na Panginoon yung panalangin ko, napagod na ako eh, ilang taon na, hindi ako tinutugon ng mahal na Panginoon. Bakit hindi ka tinutugon ng Diyos? Baka hindi ka nagpupumilit na ipaglaban, mga minamahal, yung iyong idinadalangin sa mahal na Panginoon. Hinahadlangan ng kaawayan. Everybody say amen. Hinahadlangan ng kaaway. Ultimo yung pagbangon mo sa iyong higaan, hahadlangan ng kaaway para ikaw ay makadalo sa banal na gawain, mga minamahal. Ultimo yung pagluhod mo at pagtaas mo ng kamay, hinahadlangan niya ng kaaway. Kaya kailangan lumalaban ka. Everybody say amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ayaw ng Diyos na mayroon tayong second option. Na kapag hindi tayo dito tinugon ng Diyos, mayroon tayong option dito, may second plan. Hindi. Ang gusto ng mahal na Panginoon, lahat ng option natin, siya lamang. Sa Kanya tayo nakasandig, sa Kanya tayo aasa, siya ang ating pag-asa, mga minamahal. Kahit ay tsurang kaluguhan man, mga minamahal, na kahit parang nalulugi ka, pero tandaan mo palagi, kapag ikaw ay nasa panig ng Diyos, palaging panalo, palaging tagumpay. Kahit sabihin ng salibutan, talo ka, lugi ka, huwag mong paniwalaan. Ang paniwalaan mo kung ano ang sinabi ng salita ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Buhay na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Kindly pakibasa Matthew chapter 15 verses 22 up to 28. Amen. Mateo 15:22 hanggang 28. At narito, ang isang babaeng kananaya na lumabas sa mga hangganan iyon at nagsisigaw na nagsasabi, "Kahabagan mo ako, O Panginoon. Ikaw na anak ni David, ang aking anak na babae ay pinahirapang luba ng isang demonyo. Natapuan siya ay hindi sumagot ng anumang salita sa kanya. At nalapitan siya ng kanyang mga alagad at siya ay pinamanhikan. At nagsasabi, paalisin mo siya sapagkat nagsisigaw siya sa ating hulihan. Natapuan siya ay sumagot at sinabi, hindi ako sinugo kundi sa mga tupang na naliligaw sa bahay ni Israel. Natapat lumapit siya at siya ay sinamban niya. Na nagsasabi, Panginoon, sakluluhan mo ako. At siya'y sumagot at sinabi, hindi nararapat kunin ang tinapay ng mga anak at itapon sa mga aso. Datapat sinabi niya, oo, Panginoon, sapagkat ang mga aso man ay nagsisikain ng mga mumo na nangalalaglag mula sa dulang ng kanilang mga Panginoon. Na magkagay sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, oo, babae, malaki ang pananampalataya mo, mangyarin sa iyo ayon sa ibig mo. At gumaling ang kanyang anak mula sa oras na iyon. Palakpakan po natin ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Sundan po natin yung mga talata, mga minamahal, huwag natin lalaktawan para maunawaan po natin. May isang babae na kananeya na lumapit sa mahal na Panginoon at nagsusumamo sa mahal na Panginoon na paglingin ng Diyos yung kanyang anak na inaalihan ng masamang espiritu. Ngunit hindi po ito pinansin ng mahal na Panginoon sa una. Di siya pinansin ng mahal na Panginoon. Kasi mga minamahal, sa panahong ito, hindi pa naipako sa krus ang mahal na Panginoon. Wala pa siyang plano na kausapin o bigyan ng panahon ng mga hintil, mga minamahal, o mga hindi Israelita. Siya'y nakataon muna sa mga Israelita. Everybody say amen. Tingnan niyo mga minamahal ang sitwasyon ha. Wala pang panahon ng Diyos, wala pa sa kanyang plano. Nakausapin ang mga hintil, nakatuon lamang siya sa mga Israelita muna. Ayon sa ating nabasa yan. Kaya nga sabi ng mahal na Panginoon, ako'y sinugo, hindi para sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. At ano pa'y sinabi ng mahal na Panginoon? At hindi nararapat kunin ang tinapay sa mga anak at itapon sa aso. Ano ibig sabihin na yun? Ano ba yung tinapay? Wala namang iba yung tinapay. Ibig sabihin ng tinapay, yung kaligtasan o yung Word of God, mga minamahal, ay nauukol lamang yung salvation, nauukol lamang sa mga Israelita. That time, mga minamahal. At inahilin tulad ng Diyos, inahilin tulad ng mahal na Panginoon, yung babae na kananeya sa isang aso. Sa Bible, ano ba yung aso? Ang aso, sa Bible, mababasa natin sa Book of Revelation, sila yung mga nangas sa labas ng kaharian ng Diyos na hindi makakapasok. Everybody say amen. Ano ibig sabihin ng aso? What dog symbolize, mga minamahal, in spiritual? Marumi,
Everybody say amen. Makasalanan. Di ba yung aso kapag paisintabi, kumay kumakain? Kapag nagsukayan, babalikan niya, kakainin niya ulit. Minsan, miski yung dumi ng aso, kinakain niya. Everybody say praise the Lord. Ganyan karumi, mga minamahal. Ganyan ang tingin ng mahal na Panginoon doon sa babaeng Kananeya. Masakit yun. Everybody say amen? Masakit yun. Marinig mo na gano'n ang turing sa'yo ng Panginoon, ng mahal na Panginoon na isang aso. Masakit yun, mga minamahal. Pero ang sabi ng Biblia, sinamba siya ng babae, nagpumilit yung babae, nagsumamo yung babae. Everybody say amen? That's the right attitude of a Christian. Kahit nasasaktan ka, kahit may naririnig ka, kahit may nakikita ka, sasambahin mo pa rin ang mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Imbis na ang makita ng mahal na Panginoon ay isang maruming aso, isang bakasalan ng babae, isang tupang nangaligaw lamang sa bahay ni Israel. Hindi na yun ang nakita ng mahal na Panginoon. Nung una, yun ang nakita ng mahal na Panginoon. Pero nung yung babae na hindi karapat-dapat, mga minamahal, na yung babae ay hindi itinuring na maganda ng mahal na Panginoon sa una, subalit sinamba niya ang mahal na Panginoon, nagpatira pa siya, umiyak siya, nagsumamo siya, nagpumilit siya. Ang sabi ng mahal na Panginoon, o babae, malaki ang iyong pananampalataya, humayo ka at ang iyong anak ay magaling na. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Inyong mga minamahal, miski ayaw ng mahal na Panginoon, miski hindi mo pa panahon, lesson yan eh, miski hindi mo pa panahon, na ikaw ay pagpalain, miski hindi mo pa panahon na ikaw ay dito na ilagay. Pero kapag ang pananampalataya mo nagpupumilit, titignan yan ng mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Hindi niya ba ipagkaloob ang iyong idinadalangin? Everybody say amen. So anong lesson dito mga minamahal? Maliwanag, ganitong pananampalataya ang hinahanap ng mahal na Panginoon. Makikiusap ka talaga sa Diyos. Iiyak ka talaga, luluhod ka talaga. Pipilitin mo talaga ang mahal na Panginoon na pagpalain ka niya. Everybody say amen. Alam niyo yung anak ko, maisingit ko lang, related po kasi. Ganyan kasi yung mga, kami po mga mangangaral, yung aming nababanggit sa banal na pulpito, minsan wala po sa notes namin. Actually, hindi minsan, kadalasan. Biglang mag-impress yung Holy Spirit eh. Siguro, pinahintulot ng mahal na Panginoon, may mga maalala tayo para maidagdag. Everybody say amen. Naalala ko lang. Baka relate naman po tayong lahat eh. Itong anak ko, yung panganay, mahilig po sa, ewan ko ba, mahilig po sa McDo, chicken nuggets. Lagi yan, mga minamahal. Eh, minsan wala naman na akong pera, mga minamahal ko. Kinukulit ako. Alam nyo, mula umaga hanggang gabi, hindi napapagod dyan. Daddy, bilan mo ko ng nuggets. Hindi napapagod, mga minamahal. Minsan napapalo ko na kasi medyo na ako. Mula umaga hanggang hapon, paulit-ulit, mga minamahal. Wala na kasi akong budget eh. Mga minamahal, minsan budgeted lang naman ang mga manggagawa. Alam nyo, mga minamahal, kinabukasan, mga minamahal, may iisip ko siya, buong maghapon yung anak ko, kinakalabit ako, kinukulit ako, bilan mo ko nito, bilan mo ko nito. Alam niyo mga minamahal, minsan yung katabi-tabi kong kahika, yung itinatabi natin, minsan may itinatabi tayong pera na lukot-lukot, nakatago yan. Mga minamahal, nadudukot natin para ibigay natin yung kahilingan ng anak natin. Hindi ganoon nalayo ang mahal na Panginoon sa atin. Kapag pinipilit mo siya, hindi ka napagod tumawag sa Kanya, hindi ka napagod manalangin sa Kanya, mga minamahal. Ibibigay yan ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen? Ganun ang gusto ng Diyos na pananampalataya. Yung marunong kang makiusap talaga. Pinipilit mo talaga siya. Mga minamahal, hindi mo titigilan. Hindi ka magsasawa sa iyong idinadalangin hanggat hindi ibinibigay sa iyo ng mahal na Panginoon.